So guys, quick tutorial lang tayo kung paano ba natin mamamonitor and mamamanage yung mga Axie Infinity scholarships. So sa previous video natin, pinag-usapan natin na yung paggawa ng Ronin and Metamask na mga accounts as much as possible. Same names na lang din yung gagamitin natin doon, and mapapanood naman natin doon sa previous video kung paano tayo gumawa ng mga account ng mga scholars. Maganda kasi na same name lang para mas madali natin matali yung mga earnings ng mga scholar based sa name ng mga accounts nila. And madali rin natin ma-identify yung mga scholar based doon sa ETH and Ronin address nila. Dito sa video na to, ipapakita ko lang yung isang tool na na-discover ko para mas madaling matrack yung mga SLP earnings and other information ng mga scholars natin. Siyempre, provided na nagkaroon na ng agreement between the scholar and the manager kung ano yung SLP earnings percentage allocation. So yung usual nga, it can be yun nga 70-30, 60-40, and 50-50, and depende rin siya dun sa timeline kung kailan nila gagawin yung mga percentage na yun. So simulan na natin. So para sa mga scholar and sa mga manager, pwede itong makatulong sa inyo. So mag-start tayo na maghanap ng Ronin address dito sa marketplace para sa example lang natin. Let's say na kunwari ito yung mga scholar natin. So i-copy lang natin yung name and then yung Ronin address. And then lagay lang natin yung allocation. So let's say na for the first month ang hatian is 60 sa manager and then 40 sa scholar, and then add lang natin siya. So yun, so makikita natin dito na for this scholar, kung scholar man siya and kung hindi siya yung owner nitong Axie team na to, so meron siyang unclaimed na 1,508 na SLP, and yung average SLP niya per day is 100 and hindi pa niya nakiklaim. So yung total niya is 1,508 pa rin. And ang last update is August 8, 2:47 AM. So malamang naglalaro pa rin siya ngayon. And kapag nakita natin yung 15 dito, so tungkol to dun sa may 15 days na nakalipas for this, and ibig sabihin nun is claimable na yung SLP nitong scholar na to. Yun nga, so nakita natin dito na August 7, pwede na i-claim yung mga SLP earnings niya. And yung percentage ng earning, kung ito yung allocation na napag-agrihan, 905 and then 603. Ang maganda dito sa tool na to na ginawa ni rngaxiemain@gmail.com or sino ba gumawa nito. So yun, wala rin kasing mga information dito, pero I think super helpful nitong tool na to, lalong-lalo na sa mga manager. And even sa mga scholar, para makatulong kayo sa manager nyo, kung tingin nyo helpful din to sa kanila, i-share na lang din natin. Kakonnect din yung exchange rate ng SLP tsaka ng pesos. So pag sinink mo siya, makikita natin yung current. So ngayon medyo mababa pala, no? 8.92. Yung nangyayari ngayon sa SLP is, in my opinion, part lang din naman yun ng cycle. For sure na habang nare-reach niya yung support level based dun sa may technical analysis, unti-unti, tingin ko makakakuha rin tayo ng mga investors pa para may support natin yung game. So far, ang important ngayon, we are having fun dun sa game and nakakahanap tayo ng way para somehow maka-earn din tayo. Let's just make sure lang na yung nilalagay natin dito sa game na to na investment is yung talagang extra lang natin, and make sure natin na ito yung mga willing tayo na mawala or kaya nating i-manage yung risk. So continue lang natin na
i-enjoy yung game na Axie Infinity. Pag nalagay na natin yung mga details natin dito, siguro kuha pa tayo ng isa pa para marami tayong sample. Let's say ito. So lagay natin siya dito. Oh, mali ako. Ang ganda ng pangalan niya, di ba? So copy lang natin yung Ronin address. And then 6040 din, tas add lang natin siya dito sa list. And then export natin sa Excel yung report. So after natin na ma-export, makita na natin yung ito, chinik ko kasi yung sample kanina, pero ito, let's focus dito sa new report na to. And then format lang natin para maayos siya tingnan. Let's say yung branding natin ng Nickreation, and halimbawa ito yung mga ano natin, mga scholar natin. So dito guys, makikita din natin yung reports na pwede natin gamitin and share sa team natin. So pwede rin natin i-install to dito sa upper right. Click lang natin yung button na yan, and then ito na yung magiging application natin. So magiging available na rin siya sa PC natin. And pwede rin natin baguhin yung theme from dark, from light to dark. And then that's it. So ito na yung tool natin. So huwag na lang natin kalimutan na mag-donate. So nandito yung mga addresses nila where we can appreciate their effort.